Duterte. Yeah, boy. No more pressure for that. And I play good. Kamusta mga Kabilyar fans? Grabe itong match natin ngayon. Inimbitahan si Efren Reyes sa bansang Germany upang makipagbakbakan sa isang German player na isang 5-time European champion. Tinagurian siyang Cayman or Buaya sa Tagalog. Dahil sa galing nito sa bilyar. Siya ay si Nicolas Nico Otterman. Ang match pala na ito ay race to 9, 9 ball game. Nangyari ito noong Mayo 1, taong 2016. Naganap ito sa London Sports Bar, Frankenthal sa Southern Germany. Lagpas 60 years old na dito si Efren Reyes. Pero napakagaling pa rin itong tumira. At yun, nakuha ni Efren ang unang puntos sa match na ito. Punta na tayo dito sa pangalawang rack. Si Efren ang nag-break. Winner's break format pala ang patakaran dito. Kung sino ang nanalo, siya ang magbe-break susunod. So marami pang pwedeng mangyari dito. Pero nakita nyo naman, ang galing-galing pa rin ni Efren Reyes na tumira. Kaya panoorin natin ang buong match na ito. Punta na tayo dito sa rack number 3. Hindi ko rin akalain na napakaganda ang pinakita ng performance dito ni Efren Reyes. Medyo na short siya sa dos dito. Kaya ito na lang ang ginawa ng magician. Tingnan niyong mabuti ang dos at 9. Yun, pasok sa corner pocket ang dalawang bola. Tatlo agad ang score ni Efren Reyes. Nandito na tayo sa rack number 5. Lamang si Efren Reyes, 3 racks to 1. Sinubukan ni Nicolas ang kombinasyon sa 9, kaya lang sumablay ito. At sinunda naman agad ito ni Efren ng isang malupit na depensa. Magaling naman ang jump shot na nagawa ni Nico. Isang combination shot sa 7. Kahit na sa 30 taong gulang pa, ay isa na itong multiple-time German champion. Napanalo na nito ang 2005 European Championship sa larangan ng straight pool. Kaya tinaguriyan siyang Cayman or isang uri ng buaya dahil sa napakagaling na pocketing skills nito. Punta na tayo dito sa rack number 7. Alamang pa rin si Efren, 4-2.
isang napakagandang position play ang ginawa dito ni Efren sa uno patungo sa dos. Kaya tingnan nyo ito, mga kabilyar. Wow! Tatlong banda patungo sa dos. Ibang klase talaga ang magician pagdating sa position play. Napakabiyasa din ito sa pagkontrol ng bola mano. Nasa 62 years old na si Efren Reyes sa taong ito. Pero mukhang kalabaw lang talaga ang tumatanda dahil napakagaling pa rin tumira ng magician. Ayun, lamang na si Efren ng tatlong racks, 5-2. Punta na tayo dito sa rack number 9. Na-overcut dito ni Otterman ang dos. Kaya ito ang ginawa ni Efren, tingnan nyo ito guys. Yun. Sponsored pala ang match na ito ng isang napakalaking kumpanya ng billiard cloth table na Z9 Productions. Magkakasubukan ng dalawang players dito ng Battle of Defensive Shots, pero tingnan nyo itong tira ni Efren. Isa sa mga dahilan kung bakit ko gustong panoorin ang mga video ni Efren Reyes ay dahil sa mga magagaling na tira at mga magic shots na kagaya nito. At kung nabitin kayo doon, ito pang isang tira ni Efren sa 6 ball. Grabe, back-to-back bank shots galing sa magician. Dinaluhan pala ang match na ito ng mga tao galing pa sa buong Europa, gaya ng Poland, France at Netherlands. Ito na ang rack 10. Lamang pa din si Efren ng tatlong racks, 6-3. Dumepensa dito si Nico. Napatamaan naman ni Efren ang uno, kaya lang na-scratch ito. Nabigyan ng pagkakataon si Otterman na makabawi sa rack na ito. Hindi rin talaga basta-basta ang nakatunggali ni Efren dito, mga kabilyar fans. Dahil isa itong 5-time German champion at isa ding 5-time European junior champion. Nandito na tayo sa rack 11. Yun, na-scratch si Nico Otterman. Sinubukan niya ang force follow, kaya lang hindi malinis ang pagkakatama sa uno, kaya na-scratch. At si Efren na ngayon ang magpapatuloy sa rack na ito. Panoorin natin kung mai-run out ba ni Efren ang rack na ito. Ang isa sa technique na natutunan ko sa panonood kay Efren ay ang paggamit ng rails or banda sa pagkontrol ng bola mano. Dahil para sa akin, napaka-epektibo ng technique na ito sa pagkontrol ng bola mano para sa placing sa susunod mong tira.
ang dami ko na talagang natutunan kay Efren sa panonood lang ng mga videos niya. Punta na tayo dito sa Rock 12. Sumablay dito si Efren Sados. Magaling naman ang kickshot na nagawa ni Nico. Kaya lang tingnan nyo itong ginawa ni Efren. Yun. Napakagaling na rail first shot sa dos at sinundan agad ito ni Efren ng depensa sa 4. Sa taong ito, taong 2016, si Efren ang kasalukuyang one pocket champion sa bansang Amerika. Tinawag si Efren na the king of kick shots dahil sa mga tira na kagaya nito. Tingnan nyo itong 5 guys. Grabe itong mga kabilyar. Napaka-precise na one rail kick shot sa 5. At ang malupit pa dyan ay may placing pa siya sa susunod na 6 ball. Kaya talaga hindi mo matatawag na swerte ang ginagawa ng mga magic ni Efren dahil pinag-iisipan niya ito ng maigi. That's my lucky. Yeah. Punta na tayo dito sa Rock 13, nasa hill na si Efren. Ang score dito ay 8-4. Grabe, wala talagang kupas si Efren Bata Reyes. Kayang-kaya pa rin ni Efren na makipagsabayan sa mas batang henerasyon. Open na sana ang lamesa para kay Otterman dito. Kaya lang may hindi inaasahang mangyayari dito. Tingnan nyo itong tira niya sa 6 ball. Medyo straight siya dito. Kaya ito ang sunod na nangyari mga kabilyar. Tingnan nyo. Yun, sumablay si Otterman sa 6 ball. Pinwersa niya ang tira sa 6 ball kaya sumablay ito. Pagkakataon na sana yon ni Nicolas para makabawi sa match kaya lang. Iba talaga kung si Efren Reyes ang katunggali mo. At yun, nanalo si Efren Reyes sa match na ito kontra sa tirador ng Germany na si Nicolas Otterman 9-4. Iba talaga ang galing ng Pinoy na naig pa rin ang husay ni Efren Reyes sa larong 9 ball dito. Kahit na napakagaling ng kanyang katunggali ay nanalo pa rin ito. Kaya huwag kalimutang mag-like at subscribe sa match na ito mga kabilyar dahil marami pa tayong i-upload na kagaya nito. Kaya hanggang sa muli, salamat sa panonood. Paalam!